nakatira. Tandaan nyo, 6-4 ng Apokalipsi ang larawan ng Tabakera. Ngayon, itong kamatayan at ang kasunod niya ay ang Hades. Pinagkalooban sila ng kapamahalaan sa ika-4 na bahagi ng lupa kung sana huwag kasama ang Pilipinas doon. At huwag kasama ang mga lugar na mga taong meron takot sa Diyos. Ano? Kasi ang nakasulat sa Biblia, ika-4 na bahagi ng lupa, papatay sila sa pamamagitan ng tabak. Tapos ng luto, tapos ng salot, at tapos ng mga galit sa lupa. Ngayon, para inyong maintindihan, magka-idea kayo, mga kapatid. Yung sinasabi ko, itong kamatayan at Hades na ito, hindi ito yung kamatayang alam natin na pagka namatay si Pedro, patay na siya. Yung kamatayang hindi na siya hihinga, hindi na siya kikilos. Namatay si Pedro, hindi na siya kumikilos, hindi na siya humihinga. Hindi po yun yung kamatayang pinutukoy dito. Ibang klase ng kamatayan dito. Hindi yung kamatayang fisiko o physical. Kasi yung kamatayang physical, hindi masama yun. Ginagamit ng Diyos yun para pagpahingahin ang kanyang mga lingkod. Yung kamatayang flesh of the flesh. The death of the flesh or the physical death of our body is not an enemy of God. It is used by God. Inukuha niya ang buhay ng tao para mamatay, para magpahinga. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Basahin natin sa 14, versikulo 13 ng Apokalipsis. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Mayroon palang mapalad na kamatayan. Sabi ng salita ng Diyos, palad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon. Meron ka lang kamatayan, kalooban ng Panginoon. Yun ang nakasulat sa Aklat ng Awit. Ang sabi po sa Aklat ng Awit, pakinggan nyo, 16:15 ng Awit. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Yung kamatayan ng isang taong banal na lilingkod sa Diyos, mahalaga sa Diyos yun. Hindi isang bagay na masama yun. Kasi sabi nga sa Apokalipsis, kaya namatay yung isang taong banal, namatay sa Panginoon para magpahinga sa kanilang mga gawa. Para halimbawa, si Isaac, no? 100, mahigit na siya, kulang na 200. Hindi na siya makakita. Kaya nakahiga na lang siya. Hindi niya na makita, pati anak niya, hindi niya na makita. Siguro sa katandaan, lumabo ang mata, yung pobre, si Isaac po, yung tatay ni Jacob. Yung Jacob po, yun ang Israel. Yun ang ama ng lahat ng Israelita. Nung gano'n na siya kaedad, pinagpahinga na ng Diyos si ako ay si Isaac. Kasi hindi na nga makakita eh. Ibigin mo naman yung hindi ka na makakita. Hindi ka na nga makapunta sa CR. Eh magkakalat ka na lang ng MM doon sa tabi ng ama mo. Pabigat ka pa sa asawa mo. Sa Biblia, 5:6 ng unang Timoteo, pakinggan mo. Papakapuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Yan ang masamang kamatayan. Buhay pa naman mo, umikinos ka pa, pero nakalulong ka sa droga, nakalulong ka sa sari-saring masama,
ang nakakabuyo sa kalayawan bagaman buhay patay sa amin. Yan ang masamang kamatayan. Buhay ang laman mo, pero ang ibig sabihin, hindi po lahat ng kamatayang binabasa natin sa Biblia ay iisa ang kahulugan. Ngayon, meron itong kapansin-pansin sa kabayong maputla. Yung nakasakay sa kabayong maputla, ang kanyang pangalan ay Kamatayan. Tapos, sumusunod sa kanya ang hadis. Ako naniniwala, itong kamatayan ito, masama ito. At yung hadis, masama rin kasi sinusundan niya yung kamatayan na masama. Alam niyo, katunayan yan ay masama kamatayan. Basahin natin ang 15:27 ng unang Korinto. Pakinggan niyo mga kapatid. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Ano, kaaway pala ng Diyos itong isang kamatayan sa Biblia. Kailangang maghari si Kristo, ilalagay niya sa ilalim ng kanyang paa ang lahat niyang kaaway. Kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Meron pong kamatayan, kaaway ng Diyos. Meron kamatayan, ginagamit ng Diyos para magpahinga ang kanyang lingkod. Mapalad na kamatayan. Mahalaga sa Diyos yung kamatayan na yun ng kanyang mga banal. Pero itong kamatayang ito, kaaway ng Diyos, yan pala ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa. Ang kanyang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Eh itong kamatayan na ito, kaaway ng Diyos, sinusundan ito ng Hades. Pagdating ng parusa, alam niyo ang gagawin ng Diyos dito sa kamatayang ito. Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 20, Versikulo 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagat ng apoy. Ang ito, ang kamatayan ng wika at ang Hades, ibinulid sa dagat-dagat ng apoy. Hindi pala ito paparusahan pala itong kamatayan na ito, Tadir. Itong nakasakay sa kabayong maputla at yung sumusunod na Hades sa kanya ay ibubulid ang wika sa dagat-dagatang apoy, o yun ang tinatawag ngayon na impyerno ng iba. Yung dagat-dagatang apoy at asupre, ngayon ang ikalawang kamatayan, yung dagat-dagatang apoy. Doon ibubulid kamatayan at ang hati sa dagat-dagatang apoy. We have now the certainty na itong kamatayan at Hades na nakita ni Juan sa Apokalipsis Kapitulo 6 ay kaaway ng Diyos. Eh kasi sa huling-huling sa pag-uumog, ibubulid itong dalawang ito eh. Bubulid sa dagat-dagatang apoy. Alam niyo po ba yung dagat-dagatang apoy? Tignan natin sa ibang talata ng Apokalipsis kung ano yung dagat-dagatang apoy. Yan po ang lugar ng parusahan ng mga kaaway ng Diyos. Pakinggan nyo, 21:8 ng Apokalipsis. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiyapin at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat na mga sinungaling. Marami na kayong nailigaw na tao sa buong mundo. Bakit kung ang Hades ay libingan, magdadalhin sa dagat-dagat ang apoy? Yung balibingan, kaaway pa ng Diyos yun. Yung litigan,
hirang nalilingan na sinasabi nitong mga saksi ni Jehova ito. Kayo naman mga miyembro ng saksi ni Jehova, lahat kayong nasa internet, baka may saksi ni Jehova, di ba turo sa inyo ng mga Amerikano na yan daw Hades, yan daw yung libingan ko, yung cemetery. Tanong ko, bakit inibubulid sa dagat-dagatang apoy itong Hades kasama noong kamatayan? Kung yan ay literal na libingan. Sabi kasi ng saksi ni Jehova, meron silang libro yan eh. A common grave daw yan. Basahin nga natin kapatid na Daniel. Sa official website ng mga Jehovah's Witnesses, ito ang isa sa kasinungalingang pinalaganap nyo. Dahil yun ang nalungo rito, mga saksi ni Jehova. Ito ang sabi nila. Panibasa kapatid na Daniel. Ito po, Jehovah's Witnesses official site. In all but two cases in which the word Hades is used in the Christian Greek scriptures, it is related to death, either in the verse itself or in the immediate context. The two other instances are discussed in the following paragraph. Hades does not refer to a single grave, or to a single tomb, or to a single memorial tomb, but to the common grave of mankind, where the dead and buried ones are unseen. Ang tinamaan, yun daw ang common grave of mankind. Common grave. Ang sama-samahin mo, ang Laloma, ang Manila Memorial Park, ang sama-samahin mo, ang Arlington Cemetery, ang pagsama-samahin mo lahat ng mga libingan, yun daw ang sabi nila, common grave of mankind. Di ba panlulobo sa kapwa-tao yan? Kung yan ang common grave, bakit ibubulid sa parusa? Pag-isip kayo mga kapatid, bakit yung libingan na hindi naman kumikimo? Hindi naman nagkakasala yung libingan. Bakit ibubulid sa parusa? Sa dagat-dagatang apoy, kasama ng mga masasamang tao, kasama rin ni Satanas, kasi Satanas doon din ibubulid sa dagat-dagatang apoy. 20, versikulo, at ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng hulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Ano yan, Diablo? Dadalhin din sa dagat-dagatang apoy, mga hulaang propeta. Dadalhin din sa dagat-dagatang apoy para pahirapan, pati yung hayop na sinasamba ng mga taong masasama. Dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Pakatapos ngayon, sasabihin mo, yung Hades, itadalhin sa dagat-dagatang apoy, yan yung libingan na common grave of mankind. Pag nakita mo, katotohanan mo, walang katotohanan mo, katangahan yun. Bakit kailangan ibulid ng Diyos yung libingan para parusahan magpakailan, manihiwalan? Ano ba kasalanan ng common grave, ng simenteryo? Walang makasalanan yung simenteryo. Para, at walang person yung simenteryo para ibulid sa dagat-dagatang apoy. Yung tinutukoy na kamatayan at Hades na ang sabi ng saksi ni Jehovah, common grave of mankind. Kaaway ng Diyos yun, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Bubulitin si Satanas. Ibubulitin yung mga mamamatay tao. Ibubulitin doon mga bulaang propeta. Ibubulitin doon yung malat ng sinungaling. Doon pupunta sa dagat-dagatang apoy. Ano ngayon itong kamatayan at Hades na ibubulid sa dagat-dagatang apoy? Person ito. Person. Spirit person ito, mga kapatid. Hindi ito literal na libingan o simenteryo. Ito'y spirit person. Papatunayan ko sa inyo, hindi pa ito tinuro sa inyo ng kahit na anong iglesia nasa ating panahon.
na itong kamatayang ito na nakasakay sa kabayong pabula, a spirit person. Babasahin natin, no? Unang-una, dapat yung tandaan, hindi magbubulit ang Diyos. Tagat-tagat ang apoy nang hindi niya kaaway. Lahat lang ng kaaway ang ibubulit sa dagat-dagat ang apoy. Eh, hindi naman kaaway ng Diyos yung kamatayan sa laman. Nakita na natin. Hindi rin naman kaaway ng Diyos yung libingan. Na ordinaryong libingan, kagaya ng mga memorial at kaaway ba ng Diyos na para ibulit sa dagat-dagat ang apoy? Itong ibubulit, mga person ito, mga tao o anghel o espiritu ang ibubulit sa dagat-dagat ang apoy, kagaya ng mula ang trumpeta, kagaya ng hayop, kagaya ni Satanas, kagaya ng kamatayan at Hades, ibubulit sa dagat-dagat ang apoy. Ngayon, ang tanong natin, may katunayan tayo sa Biblia na ito ay person ito, hindi ito isang person, spirit person. Pakinggan nyo, sa isang talata ng awit 49:14, ganito po nakasulat. Sila'y nangatanda sa libingan na parang kawan. Kamatayan ay magiging pastor sa kanila, at ang matwid ay magtataglay ng kapangyarihan sa kanila sa kinaumagahan. Merong hinuhulaan din sa Biblia, sila'y nakatakda, mga tao ito na nakatakda na, kumbaga, destinado na sa libingan. Sa Hades. Ito yung Hades. Nakakutsyaba noong kamatayan. Sila'y natakda sa libingan o sa Hades, kasi yan ang salitang libingan dyan sa Greek o sa Hebrew ay Seol. Seol. At sa Greek ay Hades. Yung sinasabi ko sa inyo, Hades o Seol, nakaaway ng Diyos. Kasi kaya kaaway ng Diyos yan, ang sinusundan yan, si kamatayan. Itong kamatayan ito, sabi sa Biblia, kamatayan magiging pastor sa kanila. E di ito pala yung may person na pastor umaakay sa tao. Kaya maraming tao na aakay ito. Itong kamatayan ito. At ang mga taong inaakay niya nung kamatayan ay ilalagay niya sa isang kapangyarihan na kung tawagin Hades o Seol. Kaya magkakutsaba sila. Itong kamatayang nakasakay sa kabayong mabubla is a spirit person na umaakay ng tao, parang pastor na tao, pero hindi itong tao. Ito'y spirit person. Kamatayan ang magiging pastor sa kanila. Tapos, sila na pinapastor mong kamatayan, nakatakda na sila doon sa isang Hades na hindi yung ordinary na sa kundi Hades na kaaway ng Diyos. Yes. Ngayon, sandali lang, aron yung mga kundihan mga kapatid. Ang lalim ng tapos na lahat ng matanda, saka na mga bata naman. Babasahin po ang boss na boss ng Eminem. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya naman ay hindi nakabahagi sa mga dugo. Huwag sa pamamagitan ng kamatayan ay nagpapalipon yaong may magahagi sa kamatayan sa pagkakuin ay nangyayalong. Ang Panginoong Kristo nagkaroon ng laman at dugo, nagkatawan ng tao. Ngayon, nung mamatay ang kanyang katawang tao, sa pamamagitan ng kamatayan nun, yung kamatayan niya kasi yun ang tungtubo sa atin. Kaya pumayag ang ama, mamatay ang kanyang buntog
Nana para matubos tayo ng kanyang kamatayan, yung ating kasalanan. Kaya sabi sa Biblia, ang Panginoon sa Kristo na matay sa laman upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na yun, yung kamatayan ng kanyang laman, malipon niya, matalo niya, mapanaigan niya ang may paghahari sa kamatayan sa makatwid bagay ang Diablo. Alam niyo mga kapatid, ang Diablo pala, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo, meron tinatawag na kamatayan. Ang itong kamatayan ito, ito yung nakasakay sa kabayong mabulat. Ito rin yung pagdating ng pag-uho, ibubulit sa dagat-dagat ang apoy ng parusa. Itong kamatayan ito, na daig ni Kristo nang mamatay siya sa kanyang laman. Upang sa pamamagitan ng kamatayan, malipon niya ni Kristo yung may paghahari sa kamatayan na makatwid ay ang Diablo. Natatalo ni Kristo ang Diablo nang mamatay siya sa laman. Paano niya natalo ang Diablo? Kasi yung kanyang kamatayan, doon natalo si Satanas. Gusto ni Satanas ang tao mapahama. Ang gusto ni Satanas ang tao maimpyerno kasama niya. Pero sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, mailigtas niya tayong mga tao makasalanan. Nakasulat yun sa Korinto, iniligtas tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, noon palang mamatay siya sa laman, nadaig niya ang Diablo na may paghahari sa kamatayan. Ito palang Diablo na ito. May pinaghahari ang kamatayan. Meron siyang under niya. Itong kamatayang pinaghaharian ng Diablo, ito yung kaaway ng Diyos. Kasi kaaway ng Diyos si Satanas o Diablo, aaway din niya ang katagasunod ng Diablo. Ito pong kamatayang ito na sinusundan ng Hades, ito po'y parehong nasa ilalim ng Diablo. Kaya, nang mamatay ang Kristo sa laman, nagtagumpay siya sa kanyang sakripisyo, malilipon niya yung Diablo na may paghahari sa kamatayan. Tandaan niyo mga kapatid, may kamatayang pinaghaharian ang Diablo. Hindi siya mismo ang kamatayan, kundi may pinaghaharian siyang kamatayan. Para makita niyo lang ang punto, magbibigay ako sa inyo ng paralelism, no? Ang Diyos naghahari. Ang unang-unang pinaghaharian ng Diyos ay si Kristo. Kasi si Kristo ay hari. Ang Diyos ay hari ng mga hari. Si Kristo pinaghaharian ng Diyos. Nasa Biblia po yun. Ang pangulo ng ni Kristo ay ang Diyos. 11:3. Ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So, ang naghahari sa ibabaw ni Kristo ay ang Diyos. Ang Diyos po ang makapangyarihan sa lahat. Si Kristo na kanyang pinaghahari ang buhay. Sabi ni Kristo, ako ang katotohanan, ako ang daan, ako ang buhay. Si Kristo ay buhay. Nasa ilalim siya ng Ama, pinaghaharian ng Ama. So ang Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, naghahari sa buhay. Naghahari siya kay Kristo. Yun namang Diablo na rebelde sa Ama, naghahari naman sa kamatayan. Kung mapapansin nyo, dalawang bagay na opposite. Ang Ama naghahari sa buhay na si Kristo, ang Diablo naman naghahari sa kamatayan na isang person sa ilalim ni Satanas. Ulitin ko. Palimpsis. Ano
mo rito, saksineo baka. Ah, na pagkamatayan at ang hagis, yung hagis ay ordinaryong simenteryo, dadalhin sa dagat-dagat ng apoy. Malukuhan niya, paparusahan sa dagat-dagat ng apoy. Mali aral yan ang saksineo ba. Basahin natin muli ang 20:14 ng Apokalipsis. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagat ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sapagkat wid ay ang dagat-dagat ng apoy. Inse. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagat ng apoy. Nakita nyo? Ito, simpleng mga talata, hindi naintindihan ng saksi ni Jehova. Kung ang sino man, salitang sino man, ginagamit sa Greek, ang salita, sino man, pronoun na tumutukoy sa person. Kaya, kung ang sino man, person yan, hindi nasumbong nakasulat sa aklat ng buhay, ibinulid sa dagat-dagat ng apoy. Ang ginamit po ay 80s. Ang salitang 80s. Ang kaulugan, if anyone or any thing that is in any man or thing, etc. Kaya, yung pong salitang 80s, ever, the person ang tinutukoy. Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kaya alam nyo, may person yan. Person yan, kamatayan at Hades na yan. Na nakita ni Juan, nakasakay sa kabayo. Alam nyo, hindi pa naman ito pinaliwanag kahit ang iglesia ni Juanalo, Katoliko, Sabadista, Saksinioma, di pa naman nila pinaliwanag yan ng ganyang tama sa Biblia. Ako ngayon ang nagsasabi sa inyo sa pagitan ng salita ng Diyo. Hindi ako nangaangkin ng karangalan o ang Diyos ang may karangalan dati. Ang tinutukoy ng Diyos dito na kamatayan at Hades na ibubulid sa dagat-dagat ng apoy, spirit persons na sa ilalim ng pag-aari ni Satanas na spirit person din. Ang mapapansin yung correlation, ang ama na espiritu nakahari sa kanyang anak na spirit din. Kasi spirit person din si Kristo eh. Sabi niya, ako ang buhay. Ang ama nagahari sa buhay. Ang demonyo naman nagahari sa kamatayan. Yung kamatayan na yun, spirit person yon na pagdating ng araw, lilipulin, ibubulin sa dagat-dagat ang apoy kasama yung Hades na sumusunod sa kanya. Yan ngayon ang tutulan nyo, mga iglesia ni Manalo, magpaliwanag ka dyan. Kayo po ha, mga iglesia, yung mga nasa internet na mga tik-tik, magpaliwanag, sabihin nyo sa mga pastor nyo, paliwanag nyo yan. Bakit ibubulin sa dagat-dagat ang apoy yung kamatayan ng Hades? Hindi mga person yan. Yan eh, ordinaryong libingan, mga saksi ni Yoba, lahat ng matatalin ninyo sa Amerika, kasabot nyo. Bakit ibubulin yung ordinary grade, common grade, bumulin sa dagat-dagat ng apoy para parusahan ko lang hanggang hindi isang takot na sirayang nagturo sa inyo niyan. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa trabaho nito kamatayan. Ito pala magkakalat ito ng sado. Good mga galit sa lupa. Gaya ng mga asong mundo, no? Yung asong bahay na yan, no? Yung mga asong kali na yan, maaaring magkalat din yan ang kamatayan. Yung mga basta galit na halin, yung galit yung mga kalit mo. Tawag na kalit mo. Kumakain ng kung ano-anong mga bagay. Di ba kagaya nung baka, yung baka, hindi galit. Baka, domesticated yan. Yung babo, hindi naman galit yan. They are not, precocious ba yun? May tawag na iba rin. Basta yung galit na hayo, magkakalak
hindi man lakim yan, hintayin lang ninyo. Makikita nyo katuparan. Pero ang ating pagtuunan ng pansin, isang gagawin nung kamatayan na spirit person na nakasakay sa kabayo, magmula magkakalagyan ng sakit. Di ba kayo nakakahalata ngayon, mga lahat ng ano kayo nagsasabi na yung salot na yan at dumating? Yan. Corona na yan. Eh, salot na napakatindi. Parang, kasi sa lupa, marami nang naging salot eh. Noong 1918 to 1919 killed more people than the Great War, known today as World War I, at somewhere between 20 and 40 million people. It has been cited as the most devastating epidemic in recorded world history. More people died of influenza in a single year than in 4 years of the Black Death bubonic plague from 1347 to 1351, known as Spanish flu or La Gripe. The influenza of 1918 to 1919 was a global disaster. And you know, ngayon, yung influenza, yan ang kung tawagin natin normal ngayon ng trangkaso. Nakapatay pala yan ang maraming tao, 4 na milyong tao. Sa buong mundo. Ngayon, ang prediction ng isang Harvard professor yata ang nabasa ko, maaari raw maka-effect itong corona sa 70% ng mamamayan ng mundo. 70% of world population maaaring maapektuhan ng corona. Yung virus na yun. Yung salot na yun. Ibig sabihin lang, mga kapatid, alive na alive yung nakasakay sa kabayong magbubla na ang pangalan ay kamatayan, naghahasik ng lagim ngayon sa mundo. Tanda nyo, apat ang gagawin niya. Maghahasik siya ng taba o ng papatayan ng tao, gera, at maghahasik siya ng gutom, at maghahasik siya ng salot, at maghahasik siya ng kamatayan sa pamamagitan ng mga ganit na hayop sa lupa. Basahin nga natin yan sa English, kapatid na Daniel, at sa Kastila. Talot na yan. Ngayon, kaya ko po ito inunang sabihin sa inyo. Hindi po tayo matatapos ngayon dito eh, kasi mahaba po ito eh. Meron pa nga sayang ikakalat na gutom. Alam nyo, itong gutom na ito, mangyayari na rin ito ngayon ng mas matindi. Alam nyo kung bakit? Dito lang sa Brazil, ang mga ekonomista ng Brazil nagpipredict na mahihirapan ang mga tao dito ngayon sa paninda. Napakarami kasing panindang galing sa China. Nanggagaling sa China papunta ng Brazil. At napakaraming negosyo ng Brazil papunta naman ng China. Eh, sarado ngayon ang China. Hindi pwedeng pumunta at hindi pwedeng ma-ano. Ewan ko lang kung may nakakalusog niya daw sa La Union eh. Fernando ba yun? Meron daw dumaong dyan na galing sa China na daladala fertilizer. Tinan nyo naman itong ating mga pagbabantayo. Eh, galing sa China, direkto pinapunta dyan sa San Fernando. San Fernando ba yun? Nabalitaan ko. Pagbabantay kasi ako ng balita eh, mga kapatid. Pinapanusot yan ganyan, dapat eh, pinapanusot yan. Dala-dala raw, abono raw yata o fertilizer. Galing sa China, direkto, pinapunta dyan sa San Fernando. Alam nyo ba o? Oh. Alimutan ko kung anong lugar eh. Pakitignan mo nga.
Hindi sa Bacolod, sa North. North yan.